Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid, si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep Percy, Lapid Fire! Percy, Lapid Fire! Tapaboy ka kaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurang sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di puubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pa din ginigiba, basta't mali inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisiro. Percy Lapid Fire! 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 Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, marami tayong pag-uusapan. Mari po kayong tumawag sa ating po mga landline dito po sa ating himpilan para po sa mga nais magbigay ng reaksyon. Meron din po tayong mga text line kung saan maaring ipadala
ang inyong mga mensahe, ang inyong mga reaksyon. At sa mga nanonood naman ng ating pong live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron po tayong chat room. I-type lamang ang inyong mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin ngayong gabi sa ating technical side ang artistahin na si Lloyd. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong bagong batas para sa mga estudyante na nagbibigay po sa kanila ng 20% discount sa mga pampublikong sasakyan. Dati naman na meron na, di ba? Sa mga jeep, bus. Pero ngayon po, kasama na raw ang ibang pampublikong sasakyan katulad ng mga LRT, MRT na yan. Ito po'y nakapaloob sa Republic Act 11314 or kung tawagin po ay Student Fare Discount Act. Pati po yung mga UB Express, mga kolorom at hindi, taxi, TNBS, yung po mga grab-grab na yan, ang mga eroplano, mga sasakyan panghimpapawid at pandagat, kasama din po yan mga kaibigan, ho? Eh, ipipresinta lang daw yung pong valid school ID o kasalukuyang validated. At dito, daming kwan. May batas-batas pa. Kailangan ba eh? Isa batas pa yan. Napakadaling ipatupad. Pinag-aaksayahan ng panahon. Alam niyo, baliwala yan. Sa totoo lang, ha? Di ba ngay, merong batas din. Ang mga senior citizen ay ganyan din. 20% discount. Pero hindi ho na ipapatupad yan. Lalo sa mga supermarket. Yung supermarket, bukod sa namimili na ng produkto, mga kaibigan, na kanilang lalagyan ng papatawa ng discount, ilan lang yun, ha? Minsan, 1,000 na binibili mo, 3,000, 4,000, 5,000. Magkano discount sa'yo? May card pa sila, yung points, reward card. Alam mo, magkano discount? 16 pesos. Wala eh. Mga batas na hindi na ipapatupad eh. Senior tsaka estudyante. Pero dito, hindi ho kasama daw yung mga nag-aaral ng sayaw. O kaya driving, nag-aaral magmaneho. O kaya kumukuha ng short-term courses. Imbestigahan pa ba yan? Pag sumakay ka ng jeep, ng bus, LRT, o kung ano man na nakapaloob dun sa sinasabing batas na yan,
ba iimbestigahan ka pa? Di ang tagal nun. Baka mamaya yung meron kang ID ng ano ng eskwela dahil estudyante ka. Oh, pero hindi naman specified doon halimbawa doon sa ID mo na ikaw ay kumukuha lang ng kwan ng pagsasayaw. Yung mga sandali lang na kwan. Kurso. Kaya eh, seminar type. Eh pati medicine daw, medicine, law, master's and doctorate degrees, hindi rin ho kasali. Nagpakapagod pa kayo magsabatas ng isang ika nga po, selective. Yan ang sinasabi natin eh. Ang pagpapasa ng batas o paglikha ng batas, kinakailangan, wala namang ano yan eh. Wala namang sektor na papaburan eh. Alam nyo, kawawa dito ah, tinan mo. Yung mga jeepney driver. Magkano lang kinikita niyan? Hindi ho ba? Ang dami nilang bibigyan ng pabor na 20%. Kasi oh, hindi natin talaga ina-address ang tunay na problema. Basta masabi lang na may maipasang batas. At lalo na maganda sa pandinig. Pandinig lang maganda yan eh. Ba, may discount na. Senior tsaka estudyante. E paano, yung magulang na nagpapaaral, hirap din. Pero hindi pa siya senior. Di wala siyang pribileyo. Ewan ko kung mga anong klaseng utak meron itong mga mambabatas na ito. Yan ang ipagmamalaki nilang nagawa nila pagka kakandidato silang muli. Nakuha niya ang nagpanukala ng batas para magkaroon ng diskwento. Makatipid ng 20% sa pamasahe ang mga estudyante. Hindi ho ba? Eh, ba't di na lang lahatin? Ano ibig mo sabihin? Eh, bibigyan lahat ng 20% discount? Hindi. Yung talagang problema. Kasi may maagrabyado, may makikinabang. Ang dapat talaga ay solusyonan yung kung paano hindi makukuba ang mga ika nga, may mga sasakyan sa ano, pagka tumataas po ang halaga ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ba, eh, gawin ninyo, ibalik ninyo yung kay Marcos. Yung mga magagandang pangyayari sa panahon ni Marcos na merong oil price stabilization fund. Oh, eh ano pa? Yung kwan, yung bawiin ninyo yung Petron. Kung talaga makabayan niya ang mga Petron, di ba may-ari niya sila kuhang ko. Malaking share sa Petron. Si Ramon Ang. Oh, makabayan ba yan o makabulsa? Talaga ito mga oligarko. Ay, balik nyo sa gobyerno yan. Pabayaran nyo. Para nang sa ganun, lahat nakikinabang. May mga batas na walang katuturan yan. Selective eh. Kawawa naman yung mga jeep driver lang.
minamamasada lang, bumaboundary lang. Kung sa bagay, dati nang ano yan, pinatutupad yan, pagka-estudyante, di ba, may 20% discount. Ay, dinagdag lang dito, yung aeroplano, yung kwa, hindi naman makakaalis yung mga estudyante. Bihirang-bihira siguro yun. Bali ba na, ang makikinabang na naman dyan, mga mayayaman. Yung mga may pera na. Laban sa walang pera. Sa isang kahig at isang tukang mga tsuper. Hindi masama. Maganda layunin eh. Makadiskwento mga estudyante, makakaginhawa ng konti sa mga magulang. Eh kaya lang, makapagsasamantala dyan yung mga may pera. Sinong mga estudyante makasasakay ng eroplano? Abroad man o domestic man? Sino makaka-afford? Di ba mayaman lang? Eh kahit lagyan mo ng 50% discount yan eh. Kung walang pera yung estudyante, makakaalis ba yan? Magagamit niya ba yung pribileyo sa eroplano? Tignan mo mga ano eh, mga hindi makatotohanan na mga batas. Maganda lang sa pandinig, sa una. Pero kung iyong pag-iisipan, ito eh, maganda lang ito sa mga padalos-dalos ba? Kasi hindi sila gumagamit ng utak. Alam nyo, kapag kayang utak, dumating ang panahon na yung utak ay naibebenta na. Pinakamahal na utak, mga Pilipino sa buong mundo. Slightly used eh. Di nagagamit. Mapa nasa gobyerno. Mapa nagpe-Facebook. Mga ano yan, padalos-dalos yan. Parang yung senior privilege na 20%. Di ba nung araw eh, nung nandong kami sa studio sa Quezon City, bago kami mag-broadcast, nagkikita-kita kami ng mga katropa ko sa isang food chain malapit sa istasyon para doon kami mag-almusal dahil pang-umaga tayo noon. Makapagkape man lang, mainitan ng sikmura. Kaya kalainin nyo eh, araw-araw na ginawa. Eh yung Bali ba, yung lugar na yun, nandun sa Kwan, New Manila, sa Millionaire's Row. Kung wala pa yung mga Forbes Park na yan, eh yun po ang tinatawag na Millionaire's Row. Yung pong New Manila, nandyan yung Gilmore, Broadway, sa Quezon City. Yan ang Manila na nasa Quezon City. O ano, kasabay namin, nag-almusal, araw-araw yun ha. Yung mga pakuya-kuya-kuya na lang na inchik na mayayaman, mga Pilipino-Chinese. Kasi halos lahat ngayon ng mga malalaking subdivision, dyan na ngayon nakatira yung mga Pilipino-Chinese. Di katulad nun, nasa umping lang sila. Isipin ninyo, kasabay naming mag-almusal, ha? Ginagamit pa, isipin mo, yayaman nun. Para matira ka dyan sa New Manila. Isipin mo, yung senior card eh, ginagamit nila. Samantalang itong patay gutom na senior, isang kahig santuka, minsan 10 kahig na wala pang matuka, hindi makakuha nung ID kasi daming
Ang daming pautot. Hayop talaga rito sa Pilipinas, oh. Lahat ng proseso rito sa privado, naku. Sasakit ang ulo mo. Yung mga Cebuana Luwiller na yan, naku. Mga, ano yan? Western Union, punyeta yan. Ang daming hinihingi. Akala mo, inimbento mo yung ano, yung impormasyon na ipinadala sa'yo at nalaman mo, may padala sa'yo. Pati yung ano, yung number, yung tracking number. Akalain mo, ma-invento mo yun. Mahulaan mo, may nagpadala sa'yo. At mahulaan mo pangalan ng nagpadala, pati address ng nagpadala. So, di ba naman mga walang utak? Ang daming walang utak dito. Kaya alam mo ninyo, pagka yung utak na yan ng tao, dumating ang sandali na nabibili na. Aba, eh, pinakamahal na mabebenta ang utak ng mga Pilipino. Kitang-kita eh, pati sa paggawa ng batas eh. Hindi malaking katarantaduhan eh. Yun lamang, senior. Kailangan, isipin mo, daming establishmento. Bukod pa sa ano, ha, sa senior na niloloko ka, supermarket, lolokohin ka, lahat niya malalaki na yan. Puro manloloko yan, mga oligarch kasi. Mga walang hiya. Mga imbutido. Anong imbutido? Pagkain ba sila? Hindi, mapag-imbut eh, imbutido. Babalikan ho natin yan at ang iba pang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pagkatapos lamang po ng ilang mensahe mula sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PagCor. Creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat aya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 8:10 AM. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Huwag naman no, magagalit yung iba, no? Totoo lang ang sasabihin lang natin kasi, alam nyo, ang mga Pilipino maraming magaling sa kawalang-hiyaan. Pero pagdating sa kabutihan, kokonti magaling. Ha? Kaya naman nilang gawin, ayaw nilang gawin. Kasi mas importante sa kanila yung kapakanan lang nila, di ba? Yan lang mga magnanakaw sa gobyerno. Ha? Bakit ba nila ginagawa yan? Kasi importante sa kanila, sarili lang nila. Wala naman sila talagang, doon mo makikita, kapag ang tao, kamukha ni Erap, magnanakaw, mandarambong, ha? Suwapang, sakim, bukong-buko na, mga kaibigan, eh, ginagamit pa rin yung gasgas na yung paggamit niya sa mga mahihirap. Kaya daw pinayagan niya yung mga vendor sa Maynila, eh dahil sa kawawa daw, yun. Doon siya nagtatago, mga kaibigan, para makapagnakaw. Para niya mapagsamantalahan yung mahihirap
lumalabas na siya pa may malasakit. Samantalang kinokolektahan nila yan. Kaya nila pinagtitinda yan. Mga kaibigan, hindi para guminhawa ang buhay. Kung hindi, meron silang makunan ng salapi. Ganyan. Kaya po, mga kaibigan, pagka kayong publiko, tayo, pag nakita natin ang tao magnanakaw, tapos iboboto natin, mga kaibigan, hindi mo, wala kang naitutulong, naiaambag sa bansa mo, sa sarili mo. Yung sarili mo siguro kasi nakinabang ka, binenta mo yung boto mo, nagkapera ka. Pero pagkatapos nun, di ba? Ngayon, ang dami, tingnan ninyo ha, pati pag-isip ng batas, hindi maayos eh. Dispalinghado eh. Oh. Hindi mo ba? Yung estudyante, bibigyan kunyari ng ano, maganda sa pandinig. Pero sino sa mga estudyante ang higit na mabibigyan ng pribileyo? Doon sa sinasabi nilang 20% discount. Sige nga. Hindi ba mga mayayaman? Kasi yung mga mayayamang estudyante, kwan yan. Nakapagbibiyahe yan abroad. Pagka birthday, graduation, o anumang okasyon, nakakapagbiyahe yan. Kasi may pera sila. So, ma-avail nila ngayon yung 20%. Mga kaibigan, na hindi naman magagamit na pribileyo nitong mga estudyanteng nang galing o nagmula sa mahihirap na pamilya. Ang makikinaba, katulad ng senior ID na lang, yan bang ID na yan, kailangan pa yan? Dapat, kita mo, ito pa, ang daming peking ID. Hindi peke, authentic yung ID. Yung tao peke, yung edad nung tao, pwede mong lokohin dyan sa ID. Kaya baliwala yung ID ng senior ID. Di ba kung tutusin mo eh, ang magpapatunay na senior ka, edad mo, hindi itsura mo, o kaya yung binigyan, meron kang senior citizen ID. Di ba may kasama pang booklet na katarantaduhan yan? Kalechihan. Pag bumibili ka, sinusulat doon yung ano. Aka, sila pa ngayon ang bide. Kung nai-record yun at yun eh, nai-report sa gobyerno na nagbigay sila ng discount, sila pa bide. Katulad sa supermarket. Yung mga supermarket na yan, sabihin nyo sa akin kung ako nagsisinungaling, subukan ninyong mag-grocery. Mamili sa supermarket. Pinakamalaking nakita kong discount, 16 pesos eh. Sa 5,000 na nabili mo eh. Asan yung 20%? Kundi panlolokong, tahasang panloloko yan. Mga kaibigan, asan yung 20%? Oh. At pangalawa, kailangan talaga senior citizen ID papakita mo. Bakit? Kasi yung senior citizen ID, pagka binigyan ka nun, may kasamang booklet. Pag napuno yung booklet, kukuha ka na naman ng panibago. Hindi ba? Ang daming kalechihan, mga kaibigan. Pinahihirap yung sistema na dapat madali. Madalas nga napapanood, di ba? Madalas kong binabanggit sa inyo yung History Channel. May isang programa ron, ang Pamagat Pickers. Ito yung mga namimili ng bulok. Pero yung mga binibili nila na item kahit na bulok na, kwan. Ang para sa kanila hindi yung pagkabulok eh. Kung hindi yung may ambag sa kasaysayan nila. Ha? Nakukwento natin yan.
Eh, kahapon, nanonood ako. Bumili sila ng kotse. Oh, itatanong sa inyo kung meron title. Ibig sabihin ng title, yung registration ng kotse. Di ba? May title ba ito? Bulok na bulok yung kotse. Eh, walaan niya eh. Oh. Eh, doon kasi, sa Amerika, napakadali ng proseso niyan eh. Mapatunayan mo lang na hindi naman inakaw yan eh. Kung saan mo binili yan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Wala naman kasi, titignan nila automatic kung merong report na yung sasakyan eh, ninakaw. Hindi ba? Kaya madali ang proseso eh. O, halimbawa, sa Amerika, yung naka-motorsiklo na hagad, yung hagad, na police. Pagka yan, sinitakan yan, kukunin ang lisensya mo. Pagkatapos, meron silang computer doon sa motorsiklo. O, ilalagay doon yung encode yung ano mo, kung paano nila ginagawa yon. Kung i-insert man yun, no, ilalag yung information tungkol sa kotse. Sa'yo at sa kotse. Pati kasi, pati registration, pag sinita ka ng polis doon, hahanapin pati insurance bukod sa lisensya mo. O, malalaman nila agad kung yung nakasakay na tao, hindi siya ang may-ari o siya may-ari. Di ba? Oh, sasabihin ito, i-registered sa ganyang pangalan. Alam nila, kumpleto, mabilis ang impormasyon, mga kaibigan. Oh, hindi ba? So, doon lahat, eh, kwan, mabilis ang sistema sa ibang bansa, kahit sa Japan eh. Wala ka makikitang mga, ano ron, yung mga matagal na proseso. Dito lahat, ikaw na mismo may-ari. Ha? Lalakari mo, ang daming kalechihan. Yan ang hindi nawawala sa gobyerno. Kasi, ang mga ipinapasang batas, puro batas ng kagaguhan. Katulad lang nitong batas sa estudyante na 20% discount. Hindi pinag-isipan eh. At kung pinag-isipan man, eh deliberate yun. Sinasadya nila na hindi mahalata, pero ang intention, eh makinabang sila. Ha? Sino ba mayayaman? Di ba yung mga nasa gobyerno? Mga kaibigan? Oh. Sila makikinabang higit sa lahat dyan. Maskara lang yung mga mahihirap ginagamit. Katulad ni ERAP na laging ginagamit niya sa kahayupang gagawin niya laban sa mamamayang Pilipino, eh yung mga mahihirap lagi sinasangkalan, mga kaibigan, sa pandarambong niya. Oh, hindi ho ba? Eh, hindi pinag-isipan niya. Katulad nung kumain ka sa kwan, doon yung tuturo ko sa inyo. Yun doon sa, kwano, sa New Manila, meron doong McDonald's, di ba? Pumunta kayo lumaga. Doon kayo, subukan yung magalmusal doon. Ang daming inchik doon, oh. Kumakain. Ha? Mga kaibigan, tuwing umaga, ang ginagamit, senior citizen ID. Samantalang, tanungin mo yung magbabalot kung may senior citizen ID, yung matanda na magbabalot na senior citizen. O kaya eh, sino man mahirap dyan? Tanungin mo kung meron silang senior citizen. Wala eh. Kasi, napakahirap ng proseso ng pagkuha. Walang sistema dito sa atin, mga kaibigan. Eh kung totoo sa inyo, alin? Ako? Ah, ang mamumuno? Yan. Sana nakikinig yung tropa ni Isko Moreno, mga kaibigan. Yan ay patupad ninyo. Yan, dadakila. Pati ninuno ninyo, dadakilain ka. Ah, kanununuan. Dadakila sa'yo. Sa ginagawa mo. Eto, yung senior citizen. Wala ba kayong data ng mga residente? Di ba? Pagka-eleksyon, nakukuha ninyo pangalan ng mga butante. Alam ninyo lahat ng mga kumakandidato.
Pero bakit hindi nila maisagawa yan, yung pagkuha ng detalye sa mga residente sa bawat barangay upang sa ganon, automatic, kung talagang requirement yung magkaroon ng, sa totoo lang, katarantaduhan yun eh. Nagawin mo requirement magka-ID, hindi naman yun ang magpapatunay na senior ka eh. Masama nga nun, patutunayan ng ID, senior ka, hindi ka naman senior. Di ba? Ang magpapatunay sa'yo, yung edad mo na makikita sa ibang identification mo na merong nakalagay o nakasulat ang iyong date of birth. Di ba, mga kaibigan? Ano lang yan? Aksayang konsumo lang yan eh. Eh sa imprenta pa lang niya, magkakakwarta na yung gobyerno dyan eh. Di ba? O, mayat maya, nagpapa-imprenta. Mga kaibigan, may booklet-booklet pa. Dapat ipagsasampal sa mukha ninyo yan eh. Yung booklet na yan eh. Aanin yan. Di ba? O. Isipin mo, dapat ganyan ang gawin. O, ipasumite eh, bawat barangay. Kung talaga requirement siyang ID, bakit hindi ninyo gawing automatic? Kayo magpadala. Di ba sa Amerika, kumuha ka ng lisensya, mag-apply ka. Pag na-aprobahan ka, nakadaan ka sa proseso, ipadadala sa'yo via mail. Tama, ugok yung mga nakaupo dito sa ano eh. Sa ating kwan eh, ating post office. Alin? Kung hindi pa ginawa ng US Embassy na yung kanilang yung visa application diyan, 'di ba? Pag nag-apply ka ng visa sa US Embassy, pwede ka nang magbayad in advance para sa kwan ho, pagpapadala sa iyo. Pagsasauli sa iyo ng passport mo kapag ka na-issuehan ka ng visa. Papadala sa iyo sa Tugo. Di ba? Yung anong service yan? Parang door-to-door service, di ba? Katulad ng UPS, di ba? Yung FedEx. Oh. Mga ganyan, mga kaibigan. Eh, hindi pa gagawin niya ng DFA. Mga walang utak kasi. Isipin mo, may post office tayo, ang laki ng budget din dyan. Magkano budget niyan? Pinasusweldo natin bilang mga opisyal at empleyado ng gobyerno ang postal service corruption, post office, mga post office. Eh, kasino na lang ngayon ang gumagamit ng post office eh. Di ba? Bihira na ang sulatan ngayon. Oh. Papa, bihira na, mga registered mail na lang, paminsan-minsan. Oh, mga kaibiga. Kundi mga ugok yan. Eh, noon pa, sinasabi ko, dapat eh, nung nauso pa lang yung mga email-email na yan eh, dapat ang post office nag-expand na o nagpumasok na sa makabagong sistema ng information technology. Para sa ganon, pinasusweldo man sila, eh may pakinabang sa kanila. Nakakakolekta sila ng pondo. Eh siguro, di ba pati yung bangko niya ni nalugi, di ba? Oh, nagkaroon ng corruption, yung Postal Savings Bank. Oh. Tapos ang ginagawa na lang, magbenta ng ID. Lahat ng agency, nagbebenta ng ID nila. Mga kaibigan. Racket na rin niya, pati sa private eh. Yung mga pera-pera padala na yan, mga hayop na yan. Mga kaibigan, nagbebenta na rin sila ron eh. Mababayaran mo eh. Oh. Taon-taon niya tayo. Pag magpaparinyo ka nung iyong card, para wala na silang hanapin sa'yo. Kapalit lang pala pera. Kaya kapala nila nire-require ng iba-ibang mga requirements na ID
mga kaibigan, ha? Eh baliwala rin pala 'yun basta meron ka nung ano, nung ID nila. Kailangan sa kanila yung ID. Kita ninyo mga katarantaduhan dito, wala eh. Bulok, bulok na bulok ang sistema. Ha? Kung ako sa Maynila, didiklara ko eh. Si Mayor Isko Moreno, ideklara mo. Ang mga senior citizen, hindi na kailangan kumuha ng senior card. Patanggal mo na yan. Mas reliable kung meron silang ibang ID. Halimbawa, driver's license, passport, di ba? Any ID na merong indicated ang kanilang date of birth, doon na lang magbabase. Kasi isang malaking kagaguhan yun eh. Walang pinatutunayan yung ID na senior. Nagagamit pa sa ano, sa kalokohan. Oh. At saka tinan ninyo, una nakikinabang mga mayayaman. Eh kasi sila nakakakain sa mga mamahali. Sip mo, araw-araw ka magalmusal sa McDonald's. Eh di siya kailangan, may pera ka. Yung ba mga mahihirap eh, araw-araw ba sila nakakakain sa mga food chain na yan? Mga kaibigan? Hindi. Hindi sila nakakapag-avail. Saan sila kumakain? Sa karinderya. Doon ba? Tinatanggap ba doon ng senior citizen ID? Hindi. Oh. Bihirang-bihira yun. Para sa mahihirap, yung makakain sila sa food chain eh, ano na yun? Isang mahalagang okasyon na sa kanila yun. Eh ito mga ito, sino ang gumagamit? Kaya yung universal healthcare na yan, nakakatakot yan eh. Ang makikinabang ng gusto dyan, mga mayayaman. Kasi universal na eh. Lahat na entitled eh. Eh pwedeng abusuhin yan eh. Lalo pa, ang mga mayayaman, ang kadalasan, malulubha sakit. Oh. 'Di ba? Yung diabetic lang. Mga kaibigan, sino madalas nagkakaroon ng sakit na 'yan? Diabetes. Eh mayayaman. 'Di ba? Oh. Kung sino yung mayaman, kadalasan sila yung malubha sakit. Mga kaibigan, so, sino na naman ang makikinabang? Eh kahit sabihin mo hindi malubha ang sakit niyan eh. Oh. 'Di ba? Ang laking ano noon sa kanila. Sipin mo, mayaman na sila, libre pa sila. Oh. Dapat eh pagka ano nga eh, sabi yung PhilHealth daw, lahat membro na. Eh ang daming recoveco rin. Pagka iginiit mo yung sabi ng batas, ano na, sabi na ng gobyerno, libre na lahat sa PhilHealth. Hindi o, ang libre na sinasabi kung ikaw nakapaghulog kahit isang beses lang. Mga kaibigan. Eh di hindi lahat. Anong sasabihin mo? Lahat libre. O entitled sa pribileyo ng discount na mayroong PhilHealth card. Eh lahat pwede na. Hindi lahat. Liwanagin ninyo. Eh ang sinasabi sa ospital eh, yun lamang nakapagbayad, nakapaghulog kahit ng isang beses. O di hindi lahat. Ba't mo sasabihin lahat? Eh, panloloko yun, panggagancho yun sa tiwala ng publiko. Nililito ninyo publiko eh. Yun ang masama eh. Yun ang sinasabi natin. Ang paggawa ng batas bukod sa simple, dapat klaro. Para walang dahilan. Para ka dumulog pa kung saan-saan upang liwanagin lamang ang batas. Ha? Mga kaibigan, dapat sa umpisa pa lang na ginagawa ang batas, maliwanag na. Simple, maliwanag.
Ganun lang ang kailangan natin. At hindi dapat selective. Kaya ako, ate na ninyo, ang daming batas. May batas tayo, gumagaya tayo sa iba eh. Hindi naman reasonable. Hindi makatwiran. Hindi rin na, labag sa sentido ko mun eh. Halimbawa, ito. Oh. Yung mga LGBT, may batas. Para sa kanila, gini-gate nila. Ang daming hinihingi na ngayon. Mga same-sex marriage, payagan ng gobyerno, gawin legal, makasal. Ha? Parehong lalaki, parehong babae. Eh, may batas naman talaga eh. Sa batas ng Diyos, di ba, dyan naka-pattern ang lahat ng batas. Kung di ka naman communist country. Naka-pattern ang batas mo dyan. Minsan nga, kahit yung communist country, ang naka-adapt na batas eh, nakasalig sa Biblia. Bakit? Yun ang tama eh. Halimbawa mo, sino ba kinasal sa Biblia? Dalawang lalaki ba? Nagkasal ba sa Biblia ng dalawang lalaki? Wala. Ang kinasal doon, babae tsaka lalaki. Ba't mo babaguhin yun? Kaya ang sabi doon eh, mga kaibigan eh, pati yung paghihiwalay eh. Di ba? Yung divorcio. Wala yan sa Biblia eh. Galit pa nga ang Diyos dyan eh, sa divorcio eh. Oh. Katunayan, pati dun sa parehong lalaki, parehong babae, ayaw din ng Diyos yun. Kaya nga, ginunaw yung Sodom at Gomorrah eh. Ayaw ng Diyos yung ginagawa ni Eli Soriano na nambabakuna sa puwet. Di ko ba? Mga kaibigan, ayaw nun. Oh. Ang kinasal, isang babae at lalaki. Eh, ba't natin pagpipilitan yan? Bakit? Para lang makakuha ng boto. Kasi dumami yung bakla. Ba? Eh, malaking boto yan na pagkukunan. Sipin mo yan. Kapalit ng boto eh, babaluktutin mo yung batas. Oh, halimbawa, yung batas, may iba pang ekstrang batas na ginawa para sa bata, para sa kababaihan. Hindi ko sinasabing walang proteksyon yan. Meron na tayong batas eh, equal protection of the law eh. So lahat ng batas na yan, applicable. Halimbawa, may nilabag na karapatan. Kay bata yan, kay matanda yan, nilabag mo karapatan niya, may katumbas na batas yan. At katumbas na parusa sa batas. Oh. Eh, ba't kailangang gumawa tayo ng panibagong batas? Ano ang purpose ng batas? Sa ikabubuti ba? Hindi. Gusto nilang makuha yung simpatya ng butante para magmukha silang dakila sa butante. Yan ang mga ginagawa, lalo na ng mga nagpapanggap, yung ipinagduduldulan yung sarili na gustong maging presidente ng bansa. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila nagkiklik sa publiko. Bakit? Eh, halata eh. Oh, alin ang nagkiklik sa publiko? Kahit na sinasabi nga, katulad doon si Isko Moreno, wala kanya akong plano na tumakbong presidente. Pero sino nagsasabi? Siya ba nagsasabing pwede siyang presidente? Hindi. Sino? Ang publiko ang nagsasabi, pwede kang presidente. Oh, mga kaibigan, bakit? Eh, ang dami naman dyan. Pinagduduldulan ang sarili, di ba? Na maging presidentiable sila. Na sila presidentiable. Oh. Bakit si Isko Moreno ang sinasabi, hindi sila? Bakit si Isko Moreno ang sinasabi ng publiko, ikaw pwede kang presidente? Paano si Isko Moreno nakapagpamalas?
ng makatotohanan ng pagpapatupad ng batas. May batas nga, hindi naman nila gawa ka ng gawa ng batas, pakikinabangan ba yan? Hindi pakikinabangan yan. Lalo yung mga naiisip nila ito lapid ng batas. Kailangan daw magkaroon ng ano. Hindi yata ano to eh, nagbabasa eh. Basahin mo nga yung mga binibiling produkto na ano, yung mga household products. Di ba may mga nakalagay naman doon? Hindi lang niya binabasa eh. Di ba, nagpanukala pa dati yan eh, gawing Tagalog. Ha? Yung ano, yung, ayun ko, yung pangalan na, yung bill niya noon eh, maging Tagalog na lahat eh. Hindi niya alam, marami salita ron na ang hirap ihanap ng katumbas sa Tagalog. Ha? O, paano nga? Alam na natin ang dahilan. Diba? Basta may meron lang silang masabi lang. Kahit maging controversial, kamukha ni Soto, diba? Kung ano pinagsasabi niyan. Senate President yan, ha? Pero hindi sila nahihiya. Ganong kakapal ang mukha nila. Kahit pagtawanan sila, kahit mabuko sila, ay ba, si Soto, nabuko, nanggagaya lang. Ilang beses na yan eh. Ha? Nangongopya. Parang sa school bukol. Mga kaibigan, nabuko na. Lahat. Ang mga sinasabi niya, malayo sa katotohanan. Ha? Mga kaibigan, nagpapanggap na practical. Yung simple, pero ang layo sa katotohanan. Di ba, may huling sinabi nga yan, eh, di ba? Yung isda. Yung daw isda sa China, nagpupunta rito. Ha? Yun daw ang malalim na isang dapat na ano eh, pag-aralan eh, imbestigahan, tuklasin. Ha? Baka yung isda na galing China, nagpupunta rito. At saka yung isda natin, nagpupunta naman sa China. And maybe, ano connection nun dun sa ginagawa ng mga inchik dun sa West Philippine Sea? Gusto niyang palitawin sa napakababaw na nakatangahan, mga kaibigan, eh, yung pong ano, yung pakay nung inchik, habulin yung isda nila rito. Ha? Kaya sila nandyan. Yung mga naliligaw na isda, ha, na galing China, ang hinahabol ng inchik. Yung baka raw may galunggong sa China, napunta rito. O yung galunggong talagang galing ng China. Ano? Mga kaibigan, hindi niya naisip man lang, oh. Ang China, mayroon pa nang malamig, di ba? Four seasons yan, eh. Oh, mga kaibigan, ang isda, anumang hayop, merong hayop na lalo sa dagat na nabubuhay sa malamig, meron ding isda na hindi nabubuhay sa mainit na lugar. Hindi man lang niya naisip yun. Kinakapalan nilang nila mukha nila. Ang importante sa kanila, mapag-usapan sila dahil makatutulong yun sa ambisyon nila. Kahit wala silang ginagawa. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga eh, kung mahal na bibili ang utak ha, sa mundo, dumating yung oras na yun eh. Oras o dumating ang panahon na ang utak ng tao pwede mong ibenta. Ha? Sa buong mundo ha. Pinakamahal na utak, Pilipino. Hindi ginagamit eh. Slightly used eh. Parang si Lito Lapid eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ngayon, ayan, katulad nitong batas na yan, dapat, ang batas, tandaan ninyo, para sa akin, dapat yan, uniformado yan eh. Nilapastangan mo yung babae. Sinaktan mo, nanakit ka ng kapwa at tao. Kaya ano man ang edad niyan, kaya ano man ang kasarian niyan, paglabag sa batas yun na may katumbas na parusa, krimen, halimbawa, ang ginawa mo. Bakit kailangan nating bigyan ng special-special? Di lahat ngayon naghahangad.
Meron nga sa Quezon City para mapabuti lang sila sa mga LGBT. Gusto nila magkaroon daw ng CR. Ha? Para sa bakla, sa tomboy. Eh kung talagang legal yan, mga kaibigan, eh ilagay nyo sa lahat ng biodata, mga form, pati sa mga eroplano, lahat ng legal documents, ha, na nakalagay doon, di ba? Tatanungin sa'yo, pati sa pag-apply mo ng visa, pangalan mo, kasarian mo, di ba? Lalagay mo kung lalaki ka, male. Eh doon, lalagay mo ano ka, bakla. Kita mo kataraduan yan, mga kaibigan. Ano susulat mo ron? Gay? Ha? Ano? Bayot? Ano? Ha? Tomboy? Lalagay mo ron? Ha? Eh, pwede na lahat eh. Gusto, pwede na lahat. Isipin mo, dadagdagan mo yung CR. Magiging apat ang CR mo. May pambakla, may pantomboy. Oh, may panlalaki, may pambabae. Eh paano kung magpanggap akong bakla? Di ba? Oh. Mga kaibigan, hindi ginagamit ang utak eh. Pagka ganon, lahat pwede na. Aba, eh lahat ng official documents man o mga anumang klaseng dokumento na nagtatanong doon, merong questionnaire o dapat kang fill upan na nakalagay ang kasarian. Eh, nakalagay lahat dyan, male or female. Diba? Masyadong sumobra na ang kwan eh. Bakit? Saan nagsisimula yan? Mga kaibigan. Ha? Saan nagsisimula yan? Nagsisimula yan sa mga katwiran, baluktutang katwiran. Yung gusto makakuha ng simpatya. Di ba? Simpatya ang inahangad kesa yung ikabubuti ng lahat. Oh, eh ginulpe ako, bakla eh. O bakit? Sinasabi ba sa batas na pagka bakla ang ginulpe, walang karapatan na magreklamo? Wala namang ganun sa batas ah. Ba't kinakailangang magkaroon tayo ng mga ibang batas, iba sa matanda, iba sa babae, iba sa bata, iba sa pangkaraniwan, saan tayo lulugar? Oh, nakasama yan eh, sa totoo lang eh. Mga batas na hindi pinag-iisipan. Kadalasan, eh, pati batas ng Panginoon Diyos ay nilalapastangan na, mga kaibigan. Hindi ho ba? Eh, paano niya? Kung yung mag-asawa, hindi nagkakasundo, di ba sila pwede maghiwalay? Ba pwede? Yun, nasa Biblia yun. Ang hindi pwede, habang nabubuhay ang isa't isa sa inyo, eh mag-aasawa. Pwede ka mag-asawa kung namatay na isa sa inyo. Di ba, kamakailan lang, dinimanda si Tulpo, di ba? O, bakit? Ba't siya dinidimanda ng bigami? Kasi may kasal siya. Una, di ba? May pangalawang kasal. O, eh, sa batas, krimen yun. Di ba? Bigami, tawag doon. Kasi, mga kaibigan, hindi ba sa batas ng Biblia eh, ang pinagsamaan niya ay huwag papaghiwalayin ng tao. Batas yun eh, mga kaibigan eh. Oh. Tsaka galitan Diyos dyan yung divorce. Galitan Diyos dyan. Pwede kayong maghiwalay kung hindi magkasundo. Oh. Pero, kita ninyo bakit sinasabi yun? Kasi meron pang pagkakataon eh, na baka magkakasundo rin sa bandang uli. Di ba? Kaya kayo, halimbawa, yung mga mag-asawa, ito, papayo ko sa inyo. Kung wala nagpapayo sa inyo ng tama.
Huwag kayong makikinig. Kayo, nag-asawa kayo. Huwag kayong makikinig sa sulsul ng iba. Kapag ka humihingi ka ng payo, syempre, yung iba nagsasabi ng kanilang problema sa ibang tao tungkol sa problema nilang mag-asawa. Kapag ka napansin mo na ang ipinapayo na sa'yo, eh makipaghiwalay ka sa asawa mo, huwag ka maniwala ron. Yun ang taong layuan mo muna at hindi mo dapat pagtiwalaan pagdating sa ganung problema. Bakit? Sisirain ang buhay mo eh. Ano ba ang dapat? Kapag ka ang nilapitan mo, gusto mong mahinga ng payo, eh ang ipinapayo sa inyo kung inihahanap ng solusyon yung inyong problema para kayo magkasundo, yun ang tunay na pagpapayo. Yan ang hindi alam ng marami. Dito, ang daming magaling kasi. Sinisira yung buhay ng mga ibang tao. Natutuwa sila noon pagkatapos. Pag nasira na buhay noon, wala na sila. Mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Ang problema ng mag-asawa, tandaan ninyo, kaya may mga ninong-ninang pangayan, di ba? Ang tungkulin ng mga yun, sa totoo lang, pagka bumabangon ng hindi mabuting o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mag-asawa, sila ang gagabay sa inyo at magpapayo sa mga mag-asawa kung paano sila maaayos yung kanilang problema. Hindi para sirain. Hindi ganun ang pagpapayo. Kamukha ni Soriano, nako, yung si Eli Soriano, ang magiging payo niya pagka yan ang pinakinggan niyo, sisirain yung mag-asawa. Gusto niya matira doon eh, lalaki. Pagka nagkasira yung mag-asawa, uudyukan pa yung babae. Tutulungan yung babae ha. Gagastahan ni Soriano yan. Kasi yung lalaki, umalis na sa relihiyon niya, pag-iigantihan niya yun. Haharasin niya ang gagamitin yung asawa. Kamukha nung ginagawa nila kay Brad Willie Santiago. Ganyan ang ginawa niya eh. Si Eli Soriano, walang yayang ayop eh. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Talagang makapal ang mukha nito si ousted president, convicted plunderer at National Press Club Plaridel awardee si Erap Estrada. Mga kaibigan, ha? Alam niyo sabi, yun daw kapakanan ng mga vendor ang kanyang isinaalang-alang sa panahon na siya ay nandiyan sa Maynila.
ha, alkalde ng Maynila, mga kaibigan. Hindi niya raw inalis yung mga ano ha, yung mga vendor sa kalsada dahil sa kabuhayan ng mga vendors. Dakila pa eh, no? Pinagkakitaan na niya, gusto niya pa dakilain siya ng publiko. Eh, vendors niyo yun eh. Paano yung iba? Di ba? Lahat ba vendors? Ha? Ilan yung vendors sa hindi vendors na nakatira sa Maynila at kailangan gumamit ng lansangan na publiko, mga kaibigan? Ganun yung katarantaduhan. Yan ang tatandaan ninyo. Dapat yan madala na tayo. Ha? Yung mga walang kadala-dala, ito, ha? Makikita nyo rin itong sinasabing ito ni Erap sa iba. Sa ibang mga nagpapanggap. Oh. Kaya si Isko Moreno, sabi niya, hindi ako niya ano, nagpaplanong kumandidatong presidente. Wala sa ano ko yan eh. Sa hinagap ko yan eh. Eh, ano niya masasabi mo? Kinukumpara ka pa nga kay Lacson eh. Diba eh, nagpakumbaba pa. Eh, huwag niyo kong ikumpara dyan kasi wala ako sa kalingkingan ni Lacson. At saka, iba naman ang style. Diba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, eto si Isko Moreno, nakikita ng tao, potential ito. Potential pa lang naman eh. Diba? Kasi sabik na sabik ang tao na makakita ng mga nanunungkulan sa gobyerno na talagang ipinatutupad yung tamang pagpapatupad ng batas. Hindi yung ginagamit yung ano, ha? Depende sa gusto nila, eh. Hindi pwede yun. Ito yung tama. Oh, hindi mo masisisi ngayon yung tao na mag-isip na ikaw ay pwedeng maging presidente. Oh, di ba? Mapipigil mo ba yun? Tsaka, si Marcos nga, sabi niya eh, ang presidente niya, nakatadhana yan, destiny. So, pagka nakatadhana, ibig sabihin, di ka makakaiwas dyan. Di ba? Eh, dapat nga, pasalamatan niya yung mga nagsasabi na pwede siya presidente. Pwede siya maging presidente. Bakit? Kasi, ito yung mga kumikilala sa kanyang nagagawang maganda, mabubuting nagagawa niya ngayon sa Maynila. Kinikilala, yun lang ang ibig sabihin nun. Pero, yung pagtakbong presidente, hindi mo pwedeng tuldukan yan. Ha? At ako'y naniniwala kay Marcos. Maging ang iba, naniniwala yan na ang presidency ay destiny o nakatadhana yan. Kaya yan, hangarin mo at sa hindi, kung ang isang tao magiging presidente yan. Panahon ng magtatakda niyan, mga kaibigan. Hindi mo ba? Oh, hindi natin mapipigil yung tao na humanga. Ang magpipresidente ka, kaya wala kang balak. At ang sabi niya kasi, itutuon ko ang aking kwan eh. Ang aking atensyon dito sa pagsisilbi sa mga taga-Maynila. O, oh, mga kaibigan eh. Kung ganun, ang dapat niyang isaalang-alang ngayon, yung pag-iingat. Dapat siyang mag-ingat sa mga nakapaligid sa kanya. Katulad din ang sinasabi natin nung una kay Presidente Duterte.
na dapat ginawa niya. Di niya ginawa eh. Oh. So, yung mga usap-usapan ngayon, kaya ano pa man ang pag-usapan ninyo, wala na kayo. Hindi kayo pinag-uusapan. Baliwala na sa publiko kay ano gusto niyo mangyari sa China. Gusto niyo papasukin, papasukin niyo. Total, meron kaming pag-asa rito. Meron kaming taga-Maynila muli. Merong bumangong bagong leader sa lungsod ng Maynila. Kaya bahala kayo kung ano gusto niyong gawin. Magtalo kayo hanggang gusto niyo. Wala na kaming pakialam dyan. Tatlong taon lang itong hihintayin namin. Baka sakali. Dahil maganda itong ginagawa nito. Ang talagang kung wala mang ambisyon si Juan, si Isko Moreno na maging presidente, mag-iingat pa rin siya sa mga taong dumidikit sa kanya. Kasi ang tendency niya pag nakakita ng mga potential, yung mga walang hiya, nagsamantala na sa iba't ibang administrasyon hanggang dito, sa administrasyon ngayon, mga kaibigan, nakapagsamantala, hahanap ulit na mapagsasamantalaan niya, mga pinagli sa baboy yan eh. Kung nasan yung kanin baboy, yung darak, nandun sila. Kung nasan yung labangan, nandun sila sasab. Gusto nila dun sumabsab, mga kaibigan. Lahat tayo magagawa dun. Ang pag-iingat na kay Isko Moreno, alalahanin mo na hindi banal yung mga kasama mo. Katunayan eh, hindi ka pa konsihal. Yung iba dyan sa kasama mo, kilala na namin. Naging konsihal na ng Maynila. Alam na namin ang mga track record. Oh, pinag-iingat ka lang namin kasi maganda na yung ginagawa mo. Ha? Sayang. Manginayang ang marami kapag ka nagkaroon ng problema. Di ba? Along the way, mayroong mga gumawa ng baluktot. Kamukha nito. Ayaw ni Presidente ng kurap. Pero ang daming kurap. Naubos ba sila? Yun daw custom nga ngayon, no? Custom, Bureau of Customs. Di ba? May mga tinanggal dyan. Kanina yata, pina-drug test. Lahat daw ng empleyado ng custom. Biglaan. Nagkaroon ng drug test. Hindi drug test ang kailangan dyan. Ha? Ang kailangan dyan, knockout test. Di ba? Hindi naman yan ang problema sa custom, yung drugs. Yung nagdodroga, yung halimbawa, mga empleyado. Hindi yan ang problema ng custom. Ang problema ng custom, smuggling. Ba't may smuggling? Maraming magnanakaw eh. Di ba? Yan ang problema, doon kayo magpa-test. Lifestyle check ang kailangan nyo, hindi drug test. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Ito ah, makapalang mukha ni Erap. Sabi oh, nilinis naman natin. Ali, vendors? Mga kaibigan, nilinis niya raw. Sa bagay, kung yung sasabihin mo sa akin na yung mga vendors nalinis, naalis lahat, hindi ko kayang gawin yun hanggang walang kapalit na hanap buhay sila. Ba? Gusto maging ano pa eh, no? Dakila pa siya, hindi niya inalis dahil wala raw hanap buhay. Ha? Mga kaibigan. Nakita mo, asan yung mga inalis dyan sa recto? Ha?
May nagre-reklamo ba? Wala silang ano, buhay? Wala naman ah. Bakit? Lumipat lang yun eh. Kasi organisado yan eh. Ganyan ang ginawa nila eh. Pinapasok nila yan dyan, inorganisa nila. Mga kaibigan, yung vendors para organize ang tong. Ha? Oh. Sabi pa eh, a hungry stomach knows no law. Oh. Mga kaibigan, wala raw ano yun. Hindi naman mga taga-Maynila ngayon, pinadayo ninyo eh. Kinulekta nila Arnie. Oh. Kayang-kayang utusan. Mulang. Hindi ba pwedeng sumunod sa mayor ang pulis saka mga bumbero? Orderan mo. Lang. Sandali lang yun. Pero isipin mo naman yung damage na kawawa naman. Yung mga mahihirap. Eh ba sana sinabi niya kawawa naman yung mga mahihirap na kinukutungan namin. Kaya nga namin nilagay dyan eh. Para merong kaming makutungan. Para merong magpapatulo ng pawis para sa amin. Ha? Oh, kahit na yung karsada, eh gagamitin namin para kami magkapera. Kunwari, nagmamalasakit sa mga taong mahihirap. Oh, sabi pa, oh, putulin man ang leeg ko, lahat ng allowances ng mga pulis na ibigay ko, lamsam. Wala kaming utang sa mga empleyado. Eh, ba't di mo na ipaliwanag sa COA yan? Di ba? O, yung mga sinasabi mong utang, ang laki ng iniwan mo eh, sabi ng COA eh. Ha? Ang laki ng dinambong mo sa Maynila eh, sinandok mo lahat yung pondo eh. O, ngayon, ano tawag nito? Hindi raw totoo, walang turnover ng transition ng mga dokumento sa bagong administration. Sinungaling talaga eh. Tsaka yung sinasabi niyang putulin man ang leeg niya. Anong leeg ang puputuli sa iyo na wala na nga yung leeg mo? Nagtataka nga kami pagkatapos ng balikat mo, ulo agad. Eh. Ba napunta ang leeg nito? Kita ninyo, ito namang mga kidnapper. Ah, sa Maynila nga pala, di ba sabi, yung Metrobank, sabi ni Isko Moreno, hindi raw nakikipag-cooperate. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan. Eh, hindi pa raw nagpa-file ng anumang complaint. Ha? Eh, ni hindi sinasabi kung magkano na wala. Nanakaw sa kanila ng mga hold up, ng mga bank robbers. Oh, eh, may mga dahilan yun. Una, na pwedeng isipin doon, inside job. Baka pinagplanuhan talaga yan. Kasabwat ang ilang mga taga-bangko rin. Kasi wala namang mawawala sa bangko kung pag nakawan sila. Hindi naman nila pera yan eh. Pera ng depositor yan eh. Pero, ganun pa man, insured yan. Pangalawa, eh, hindi dinideklara kung magkano yung nawawala na natangay sa kanila. Ibig sabihin, eh, lalakihan nila yan dahil insured nga yan, di ba? Imbes na malugi yung bangko, kikita pa yung bangko. Kaya, pagka ganon, eh, may posibilidad na inside job yan. Di ba? Oh. Eh, yung pangatlo, eh baka natatakot sa pulis. Ha? Yung posibleng natatakot sila sa pulis. Ewan natin kung ano kinatatakot nila. Pero, eto ah, nakalimutan kong banggitin ito eh, noong isang araw. Pero, matagal-tagal na nabanggit natin ito. Nandiyan na naman sa Maynila si, ano, si Colonel Marcelino Pedroso.
Oh, ito, ah, hindi marumi isip ko. Kasi nasubaybayan natin. Ah. Ito, kahit saan ma-assign, nangyayari ganyan, ang daming hold up. Ah. Kaya dapat, ito si Mayor Risco Moreno, eh, pabantayan mo. Pasubaybayan mo si Marcelino Pedroso. Kahit kailan niya na destino sa Maynila at sa ibang lugar, lalo sa Maynila, panahon ni Atienza na mayagpag yan. Ang daming hold up. Panahon ni Erap eh, nakabalik yan eh. Hold up na naman. Oh, bakit hindi ninyo, pati sa ibang lugar ha, na na-assign yan pagkatapos ng termino ni Atienza. Laging ganun. May mga big time na hold up. Nakapagtataka eh. Parang sinusundan siya ng hold upper eh. Saman siya magpunta eh. Di ba? Ano kaya ito? Malakas ang sex appeal sa mga bank robbers tsaka sa mga hold upper? You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Looking for a place to party in a five-star hotel? Party at RJ Bistro, the seat of rock and roll in the Philippines, conveniently located in Dusitani Hotel, Makati. RJ Bistro can make party planning a breeze. We have it all. Bands, food, and drinks to fit your budget, TV monitors, friendly waiters, a dance floor, and a complete sound system set up. And on special nights, you can even be seen on TV. Party in small section or book the whole place. It's so simple. Just text Emmy at 0906-221-1524 or visit www.facebook.com/RJBistro. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Tayo po ay magbabasa ng mga pagbati-bati at mga reaksyon, ho, mga kaibigan. Batiin natin si Kwan, ha, si Bob Manalo Mabasa. Binabati natin ang Mabasa family ng Marikina City, Bulacan at La Union. Pati na rin po, mga kaibigan, yung Bloom Perfumes staff, lahat ng staff ng Bloom Perfumes. Si Kurt Aquino, si Twinkle Quiñones, at ang CEO na si Malu Mabasa Quiñones. Si Reddy San Miguel ng California, nanonood po sa atin. Jerry Grad, nakatropa natin sa California, ay nanonood din. Utak Biya, meron sila. Oh, si Alex Espinosa Makalinaw, good evening. At binabati natin sila dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland ay nanonood. Si Nel Tapang, si Carlos Cuevas, si Lady de Dios Abetria ay binabati natin. Si Rafael Joaquin, sabi niya, ako senior na sa grocery sa Pure Gold. 5% lang discount. At ang may discount lang, sugar, milk, coffee, mantika, bigas, at bread. Hindi lahat ng grocery item may discount. Ay kailangan dala ang booklet. Pag walang booklet, walang discount. Buwisit, ano? Itong Pure Gold ni ano? Lucio. Lucifer ko yata ito. Lucio ko. Lucio mo. Ha? Eh, financier ni Chris Aquino ito eh, di ba? Oh, yung
tawag dyan, pure gold, di ba? Ang lakas maghatag kay Christian. Tsaka kay Panot. Oh, si Nestor Estrella, isang veteran musician based sa Taiwan. Si George Santiago ng San Diego, California. Binabati natin. Si Cas Cesar Samson Seneta, isang broadcaster na naka-base sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayan po, ha, mga kaibigan. Si Reddy San Miguel ng California. Ha, nabanggit na natin. Si Lita Rabia ng New York. Si Eric Pauline ng California. Si Ka Eduardo Bravo Guevara ng Tondo. At dating employee sa Philippine Daily Inquirer. Si Levi Panahon, bumabati rin po siya sa atin, ano? Si Chich Guevara, si Ledge Chulbo na isa rin musician. Ito, lilipat tayo kasi ito yung sakwan eh. Sa anong tawag, party-party ito eh. Dito tayo ngayon sa ating kwan, ba? Ang hirap ng puntahan pala, no? Pagkakuan. Dito tayo, sandali, ha? Dito eh. Tagal nga lang. Sandali. Yan. Paano ba tayo pupunta? Ba't kasi hindi na napipindot eh? Ha? Yung kwan natin eh. Ito, basa tayo. Si mga katropa natin, Arlene Tanyedo Varias at si Ramon Varias sa Amsterdam, sa The Netherlands. Binabati natin. Oscar De Jesus ng California. Si Abigail. Sabi niya, mga pinapasa nilang batas, walang katorya-torya. Si Colin Gavin. Si Ate Salves Macario. Binabati natin pati yung kanya raw anak dito sa Pilipinas, si Mary Jane at si JR. Si Ate Salves Macario ay nasa Kuwait. Si June Molasgo o Molasgo, nanonood po from California. Si Bakya Onza. San kaya dadali ni Erap ang mga ninakaw niyang pera? Matanda na siya. Bah, ang dami niyang pag-iiwanan yan. Buhay mga hari ang lahat ng pamilya ni Erap. Ang daing pamilya niyan. Damuho na yan. Si Andres Bonifacio sa Michigan. Binabati natin. Rosalinda Rosete Arcega, nanonood po from Dubai, United Arab Emirates. Si Carolina Luge, mayroon pa pala pure gold dyan, Ka-Percy. Ba, mayroon? Lahat na, sinakop na niya, pati SNR, yun na rin mayari. Kaya pumangit na yung SNR na yun eh. Si Tina A. Rodriguez, nanonood from Winnipeg, Canada. Si Ka-Ani Flormata Saludes, siyempre, ang mga katropa natin. At si Ka-Enyang Mina, kaya ako di ko ginagamit ang senior card sa grocery. Abala pa, maliit lang ang discount. 5% lang. Si Aurora Lim sa New Jersey po ay nanonood sa atin. Si Ariel D. Kabawatan. Si Jojo Brian Aspiras. Si Ellen Reverente, hope sana mapakinggan ka ni Mayor Isko sa mga paalala mo. Sana. Si Mirna Guillermo, binabati natin, at si Susan Santos Garcia, at ang kanyang anak na si Piskal Javeric Garcia ng RTC Branch 14, Malolos, Bulacan. Si Susan Santos Garcia. Yun. Si Ronald Chung, nanonood from New Jersey.
At binabati natin ang kanyang sister na si Monica Saet ng Las Piñas City. Si Tito Kabangon ay binabati natin. Si Aida Trillana nanonood naman from Paris, France. Si RJ Rivera, si Ricardo Di Guzman, si Roxanne Guillermo Rankin ng Florida ay binabati nating muli, mga kaibigan, no? Si Carolina Luge watching from masasarap na pasta lasagna al forno pizza sa Ravioli, Italy. Masarap ba talaga pizza diyan sa Italy? Si Fernando Tabora Quartina Jr. binabati natin from Cebu City. Ha? Proud Manileño raw siya from Tondo. Ha? Nalipat lang siya sa Akwan. Baka doon siya nagtatrabaho sa Cebu. Si Fernando Quartina Jr. Si Noel Campos. Binabati natin si Dave Dumbrique. Oh, si Albert Kalangi Carion. Ha? Mabuhay daw ang mga taga-Maynila. Oh, si Katropang Jorge Beichong ng Tokyo. Mabuhay ka. Si Happy Chai ng Alberta, Canada. Binabati natin. Adi Reyes ng United Kingdom. Si Levi Panahon. Ginoong Vicente Prasdilla. Si Polman Punzal sa Dubai ay nanonood din po sa atin. Ang ating kaibigan at katropang si Yula Sotelo, isang veteran musician. At si katropang Jundi Valencia. SNR stands for Sol and Robert Price, the father and son tandem who founded the Price Club. SNR Price Mart started in 2001 and later reopened in 2006 as SNR. The chain has 4 branches in Manila, the 4th in Alabang, Baclaran, and Quezon City. Then, unang may-ari nito, yung nasangkot doon sa ano, siguro franchise nila yan. Inasangkot dyan sa RCBC, yung pag nanakaw nila kay Mong, kasangkot yan, di ba? Namatay na eh. Kamakailan, namatay. William ba yung pangalan nun? O, naibenta ito kay Lucio ko, kay Lucifer. Si Marites Daag ay binabati natin at para sa kanyang nanay. Ha? Na may birthday ngayon, si Ginang Carmencita Coronel. Narito po ang ating pagbati. Happy birthday sa inyo, Ginang Carmencita Coronel. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati na sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh! At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday din ha kay Ernesto Buco. Ngayon pala nakakapanood ka pa ng programa natin ha. Dati doon pa tayo sa ano eh, pero di ko alam ha. Ngayon baka ngayon lang niya natuklasan si Erning Buco. Happy birthday sa iyo ng Gagalangin Tondo. Oh, si June Bonifacio. Yung talipapa sa Pabia Tondo. Maluwag na ang daanan. Saan lugar sa Pabia yan? Mahaba yan Pabia.
Siguro dito sa may barko na. Di ba? O, saan pabya yan? Kasi hanggang walo na yung pabya, kung di ako nagkakamali. Hanggang antagus na niyan, hanggang doon sa pierna. Mahaba yan eh. Eh, maraming talipapa dyan. Si Rudy Santos, dating membro ng bandang Horoscope, original. Nagpasikat ng awiting, sa Tunduman, may langit din. Pero siya ay nakabase na sa California. Si Regidor Reggie Liwanag, nanonood po. Si Leofin Tanaleon. Binabati natin ang Tanaleon family ng Peterborough, Ontario, Canada. Yan. Si Jun Perin. Natabangan ako sa pizza dyan. Ba? Natikman niya pala ng pizza doon. Oh. Sabi ni Marites Dag, masarap daw talaga pizza doon sa Italia. Baka kumpormi sa pizza, no? Tsaka ako, hindi pa ako naka... Hindi ako, ano eh, masyado sa pizza eh. Lalo na kung yung makapal, nako. Hindi ako natutunawan doon. Ang gusto ko, yung thin crust eh, na pizza pie. Ha? Yung malutong. Yung ilalim, di ba? Sarap noon. Yung manipis lang yung tinapay niya, yung pinakaano niya, no? Halos mahihiwa yung ano mo eh, parang sa nipis. Hindi, masarap talaga yung ano. The best daw ang pizza, sabi ni Arlene, sa Napoli, Italy. Yung Napolitana pizza. But dyan sa Akwan, sa Italy, ang daming pagkain din dyan, ano? Sikat din dyan yung salami, di ba? Baloni yata tawag nila ron eh. Di ba? Yung salami. Eh, naalala ko ito si Soriano, si Eli Soriano. Ha? Eh, nung minsan yan eh, bumili ng salami. Nakaaway niya yung nagtitindi. Sabi kasi niya, pagbilan mo nga ako niya salami. Eh, sabi nung natitinda, islice ho ba natin? Sabi niya, gago ka ba? Ano palagay mo sa puwit ko, alkansya? Nagalit siya rin eh. Oh, si Carol Torres Brihinyo, nabati natin ha. Si Esteban Agustin. Oh, si Noel Campos ay binabati natin pati na ang kanyang Uncle Edong Gicardo. Get well soon daw po, ha? Si Ding De Leon watching as usual from Houston, Texas. Valid and unbiased commentaries. Keep it up. Salamat, ha? Mr. Ding De Leon. Si Eden Cruz Payumo. Saan ba si Eden? Sa Amerika ito eh, na ang tagal ng nating ano ito. Taga-subaybay ito, doon pa ako sa kabila pa. Si Justin, Ruelo Enriquez, watching from Pearl City, Hawaii. Yan. Justin Enriquez mula sa Hawaii. Karating ako dyan. Sa totoo lang, ha? Pinaka gusto kong lugar, Hawaii. Problema lang sa tayo magtatrabaho ron. Pero ang ganda sa Hawaii. Napakaganda, malinis pa. Ha? Tsaka magtataka ka ron sa Hawaii. Ang daming Ilocano. Oh, may nadaanan pa kami ron eh. Galing kami ng consulate dun eh. Minadaanan kami. Nagtitinda sila sa kwa, no? Yung sa sidewalk. Pero hindi sidewalk. Yung sidewalk, merong siyang parang kwa eh. May landscaping eh, na damuhan eh. Ha? Tapos nakalatag parang ano, mga Ilocana. Yung matatandang Ilocano. Ha? Yung baliktad pa si Garillo. Mga kaibigan.
taga-Ilocana ng Ilocana, pati kala mo na mga taga-Ilocos nung sinauna. Yung itsura nila, mga kaibigan, and mga tindan nila, mga gulay, mga pangano, pampinakbit. Malapit doon sa consulate, ewan ko kung alam ni, kung meron pa noon, Justin, ha? Si Elmer Cleo, nanonood sa atin from Santa Lucia, Pasig. Pinababati naman ni Ariel D. Cabawata ng kanyang tito, Kopya Soto. Malaki maitutulong niya kung kokopyay niya yung mga batas sa ibang bansa. Ayaw mabuksan itong Seymour. Si Leonilo Bakulanlan, binabati natin. Noel Campos. At nabati na natin, pati yung uncle niya. Ang katropa natin si Rosita DC. May birthday din pala. Yung bayaw ni Oscar De Jesus, 58th birthday, July 16, ha? Ngayon yun, di ba? Batiin natin si Romeo Aldana ng Palmday, California sa kanyang kaarawan ngayon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yan po ay para sa huling kaarawan ni Romeo Aldana sa taong ito. Kasi susunod na birthday niya, next year na ulit. Si Winifredo Jose, binabati natin. Linda Espiritu, sabi niya, just arrived home, late watching due to traffic and heavy rains. More power. Thank you very much. Ang lakas nga ng ulan . May bagyo. Si kaibigan natin, veteran na musician ng bandang Halimaw, si Reynaldo Bonifacio sa San Jose, California. Binabati natin. Wala ako mintis. Sumusubaybay din pala si Ernesto Buko, kahit di natin siya nakikita. Sa pakikinig, wala raw siya mintis. Di lang nagte-text, kumbaga sa student mo, walang absent. Erning Buko ng Tondo. Mag-anak mo ba yung judge sa Maynila, Erning? Si Carolina Luge, sabi niya, manipis lang tinapay niya ka Persia at specialty ng Florence ay Besteca Fiorentina. Yung pong spaghetti, masarap ba dyan yung pasta? Mahilig ako dyan . Pero ang pinaka gusto kong spaghetti talaga, bihira na ngayon . Bihira ka na ngayon makakakain ng ganong spaghetti. Yung merong meatballs. Diba? Bihira na . Wala nang ganyan ngayon. Ewan ko, pinagtataka ko. Dito lang yata sa atin talaga yun . Spaghetti meatballs . Yun ang gustong-gusto ko . Gusto ko yung meatballs, yung tostado. Diba? Nasa ibabaw. Si Joel Cruz ay binabati natin. Imbitahin daw ako ni Arlene sa Europe . Magbo-broadcast dito pag nagpunta tayo Europe. Lloyd. Si Yoli Cortina. Binabati natin. 7 PM pala sa Kuwait. 12 PM katumbas dito sa atin. Wala na kayong trabaho, no? Yoli, no? Ha? Si Kwanho, Len Mapili, nanonood din po sa atin.
Si Josie De Silva Ignacio ng Canada, binabati rin natin, nanonood siya sa kanyang phone. Oh, si Imelda Fernandez Rivera, kung di ako nagkakamali, nasa Italy to eh. Kapatid niya na to eh, ni Pearl, di ba? Anak ni Sabatini Fernandez, yung artista, di ba? Naging radio man din yun eh. Oh. Si Chodora Alcairo. Ayan. Ah, katropa natin si Susana De Los Santos. Nasabay nakikinig lagi yan. At nanonood. Si Benny Supan ng Australia. Tama ba? Australia. Pagagandahin natin. Australia. Oh. Si Peter Wilson Tan ng Santa Rosa, Laguna. Binabati po natin. Hindi kaya ma-insecure si Paul Panot niyan. Si Mary Joan Salvador Noceda ng San Diego, California. Nanonood po sa atin. Fernando Villarico. Nasa DCME pa raw tayo. Sumusubaybay na siya. Isipin mo yun. Kailan ako sa DCME, Lloyd? Alam mo ba? Panahon ni Marcos. At saka pagkatapos ni Marcos, nagbalik bahay ako ron. Sipin mo yan. Hindi pala ako umalis pa noon. Mula kay Marcos hanggang kay Coricong, no? Doon ako umalis. Tapos na. Pero nandun ako nung masaray yun. Masarang kami. Kami nila Kauding Bartolome, Al Mendez, dami. Attorney Rick Balmonte, si Mar Arias, yung tumakbong senador. Ang haba ng buhok nung araw noon, hanggang bewang. Si Mar Arias, Attorney Mar Arias. Robert Lee Asia, nanonood po from Port Rotterdam, isa siyang seafarer. Si Attorney Berteni Toto, Catalunya Kausing. Engineer, editor, journalist, at saka singer. Baka kala ninyo, ba may video pa nga si Attorney, kinakanta yung kanta ni Eddie Peregrina, Memories of Our Dreams. Hindi nyo ba alam na ang gumawa ng kantang yan? Alam nyo kung sino? Si Toto Yeldama, yung bandang Moonstruck. Kasi di ba lyrics nun eh, each time I sit by my window. Kasi yung meron siyang, yung Mardi yata ang ginawa ni Toto eh. Kasi yung kapitbahay nila, crush niya yun. Nakikita niya sa bintana eh. Magkatapat sila ng bintana eh. Si Tony Zamora, nanonood din po, kaibigan natin yan. Si Brenda Espeleta, baka kasi senior na pero wala pang uban dahil nagtina kaya mukhang bata. Sabi nga hindi naman ho sa itsura ang pagiging senior, nasa edad. Merong edad kasi na batang tingnan, katulad ko. Francia Morales Nunez sa New Jersey po ay nanonood sa atin, ho? Si Sela Nalatno Untalan, ha? Untalan yun. Alex Untalan. Late ako, gandang gabi. Gandang gabi din po sa inyo. Sino to? Si Chris Macalinaw, nanonood sa atin.
Ah, nakikinig sa atin si Margie Abasolo, pinababati niya si Flor Bukirin, sino to? Dolor Di Guzman, si Norma Morente, Mama Emma, si Lily, si sino to? Lynn Aguila, si Yul Pandino, si Philip, si Jesse Morante, si Dennis, si Anthony, si Neil Miranda at si Dave Baker. Merkano ba 'yon? O, My Way pa kantahin nyo. Kapersi, ano? My Way. Gusto mo bang ano? Tayong No. Tawa si Lloyd. Eh, isang beses niya, nagpunta ako sa papunta akong dentista. Madadaanan mo, may nakalagay. Pasta, pumasok ako. Restaurant pala yun. Kala ko dentista eh. Doon pa pala sa likod yung dentista. Hindi. Pasta, spaghetti pala yun. Sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Si Michael Alan Pichay. Ay kay Caro Ding palang nakikinig na ako. Topic globalization. Ayan na. Ayun. Eh, hindi ko na mabasa eh. Putol. Wala na ho tayong oras eh, mga kaibigan, ho? Kaya tayo po'y pansamantalang magpapaalam. Habol natin pagbati kay Raul Villanada. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat ng mga nanood ng ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan ni Lloyd, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Magbabalik kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Erap! Makapal! Estrada! Nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang apit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao.